at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang lilikhang animoy tao. May kurunang ginto at may hawak na isang matalas na kari. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong kari. Gumapas ka na sapagkat panahon na hinug na ang anihin sa lupa. Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit, may hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga uba sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinug na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagi sa pisan na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay magawitan. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig
upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palumutpuri nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot siya, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas." At sinabi pa niya, "Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda, buhat sa langit." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy tayong nagninilay sa katapusan. Gaya ng mga nabanggit ko ng mga nakalipas na araw, habang natatapos ang kalendaryo ng simbahan, tayo ngayon ay nasa huling linggo ng kalendaryo ng simbahan at sa panimula ng ating bagong kalendaryo sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento, ang pagninilay natin ay tungkol sa katapusan. Katapusan ng kasaysayan, katapusan ng mundo. At aminin natin na hindi tayo komportable
pag pinag-uusapan ng katapusan, kapag itinatanong na pag-uusapan namin, nalimbawa, meron ka na bang memorial plan? Nakapili ka na ba ng kabaong mo? Siguro sa atin, hindi ka nais-nais, lalo na siguro kung bata ka pa, ang mga ganong usapan, sapagkat para sa atin, ang katapusan ay kahindik-hindik. Ngunit, kung tayo'y mga deboto ni Jesus sa Sareno, tayo'y mga Kristiyano, ang katapusan ay hindi dapat katakutan, kundi dapat maging kagalakan. Kahit din naman sa ordinaryong buhay natin, may mga katapusan na pinananabikan. Sa unang pagbasa, narinig natin, isinalarawan ni San Juan sa aklat ng pahayag ang katapusan bilang panahon ng anihan. Sa mga sanay sa probinsya, alam ninyo ng anihan ay hindi kinakatakutan. Ang anihan ay bagkus kinasasabikan ng mga magsasaka. Sapagkat alam nila kapag anihan na, ibig sabihin nun ay makukuha na nila ang bunga ng kanilang paghihirap. Kaya nga yung mga piyesta natin sa Pilipinas, kadalasan ay tuwing Mayo, sapagkat iyan ay panahon ng anihan. Kaya panahon ng pasasalamat, handaan, kasiyahan. Dahil hindi lahat ng katapusan ay kinatatakutan. Kung ikay naghirap ng gusto, ikaw ay lalong matutuwa sa katapusan. Sa mga estudyante na nandito ngayon, o kahit naman tayong mas nakakatanda, ang graduation, hindi yan kinakatakutan. Yan ay inaabangan sapagkat ang pagtatapos ay ibig sabihin ating tinatamasa ang lahat ng ating pinaghirapan. Kamakailan lang may lumapit sa akin at nagbabalik, nagpapasalamat sa mahal na pong Nazareno. Natapos na at nakapasa na siya sa board. At ngayon ay maghahanda na siyang mag-abroad. At sabi nga niya, Father, salamat sa mahal na sinyo. Sinamahan niya ako, tinulungan niya ako, at ngayon tapos na ako. Patuloy na at may bagong kabanata sa buhay ko. Doon natin tignan ang sinasabi ni Jesus sa Sareno at pinagninilaya natin bilang simbahan, bilang katapusan. Na dapat bilang mga Kristiyano, ito nga ang pinaghuhugutan natin ng pag-asa. Sinong natatakot sa anihan? Hindi yung mga magsasakang naghirap. Ang natatakot sa anihan, yung mga masasamang damo. Kasi sila yung gagapasin lang at susunugin. Sinong takot sa graduation? Yung mga bumagsak. Dahil alam nila, hindi sila makakasama. Kaya malungkot sila. Sinong matatakot sa pagbabalik ni Jesus sa Sareno? Yung mga hindi naging tapat sa Kanya. Yung mga hindi sumunod sa Kanya, yung mga hindi naging mabuti, yung mga nandaya, nagsinungaling, yung mga nagbait-baitan lang dito sa lupa. Kasi pagdating niya, bistado lahat. Kung sa ibang tao, naikukubli natin ang ating sarili, kay Jesus sa Sareno, alam niya ang lahat. Kaya mga kapatid, pinagninilayan natin ito para paalala sa atin ang simbahan, may panahon pa. Kung sa mundo ngayon, ang daming mapagkunwari, ang daming nagbabait-baitan, ang daming kala mo mga bayani,
at nag-aaway pa para sa atin, huwag na tayong tumulad sa kanila at sa ating mga sarili. Huwag na natin paguri ng ating sarili. Ang kailangan lang ni Jesus sa Sareno, pagpapakumbaba, pag-amin, pagsisisi, at lalo tigit sa lahat, paglapit sa Kanya. Sapagkat yun naman ang pinakaabang-abang niya, naghihintay lang siyang bumalik tayo sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa Kanya, at tularan natin siya. Mahirap, pero nandyan siya. Siya ang mag-aani, pero siya rin ngayon ang kasakasama natin habang tayo'y nagpupunyagi sa ating buhay. Pagdasal natin ang bawat isa na bilang mga tunay na deboto, tunay na Kristiyano, manabik tayo, magtiyaga tayo, magsumikap tayo hanggang sa pagbabalik ng ating kaibigan, kapatid, at tagapagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaas ang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan, ang ating tugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makalangit na Ama, palalimin mong aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwin ang maglingkod sa iyo nang may bukas palad at tapat na puso. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo niniyakain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Ma
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siyang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my knife. Stay with me, Lord, for you are my knife.
this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available pa rin na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagdasal natin ngayon ang mga minamahal na yumao, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na mga pinagkatiwala niyong ipagdasal dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lobo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Marami pong mga sunog ang nakalipas na nangyari at
tayo po ay agad-agad tutulong sa mga nasunugan, sa mga binaha at nasalanta. At kahit walang sakuna, tuloy at tuwi na, lagi tayong tutulong sapagkat ang tunay na deboto, bahagi ng debosyon natin sa Poong Nazareno ang magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na deboto ni Jesus sa Nazareno hindi natatakot sa pagkatapos ng mundo. Tayo ay nananabik sapagkat ating makakaharap ang ating pinakamamahal na tagapagligtas. Sumaiyo niyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang namin, inipintuho ang namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Mr. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,